ayan po, isa po mapagpalang pagbati dito sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. At sana manawari ay wala po kayong problema sa buhay. At ito lamang po lagi ang sinasabi ko, dahil nga po gusto ko lang pong ipaabot sa inyo na wala po akong tigil sa pagdarasal sa ating Panginoon, na ibaba na po yung swerte sa inyong lahat. At ganun din po, salamat po doon sa mga bagong nag-subscribe din po sa channel natin. At hayaan po ninyo, at balang araw po ay ito naman ay aanihin po ninyo yung pag-subscribe din nyo dito sa channel ko, dahil marami po kayong malalaman. Dahil sa mga darating na araw po ay i-discuss ko na rin po yung itong 24 na darating, ay yun po yung lagi ko sinasabi dati sa inyo na dilubyo yung darating. Pero saka na po yan, saka ko na po i-discuss yan. Ang gusto ko lamang pong i-discuss dito sa bullshit na Romualdis na ito, akala ko kasi 40 million lang yung mga binigay dito sa mga NPA na nandyan sa Kongreso, at itong mga terorista na nandyan sa Kongreso. Akala ko po 40 million lang ang binigay nitong bullshit na Romualdis na ito. Yun po pala, 40 million bawat isa. At di ibig sabihin po, total of 120 million ang binigay na dito sa mga teroristang ito. Nasa halip sana na kung itong 120 million na ibinigay niya rito sa mga teroristang ito na nandyan sa Kongreso, kung ibinigay po niya dito sa ating mga kababayan mahihirap, siguro naman po ngayon ay talaga namang labis-labis ang katuwaan itong ating mga mahihirap na kababayan. Pero ang binigyan pa po niya itong mga bullshit ng mga NPA na ito at mga terorista dyan sa Kongreso, na kung saan ay may mga natatanggap din pala itong mga animal na ito, yung pong tinatawag nilang classified funds, na kung saan kaya hindi maubos-ubos itong mga NPA na ito, kaya nandyan itong mga bullshit ng mga teroristang ito dyan sa Kongreso, dahil sila po pala yung pundo po palang nakukuha nila kagaya ng mga classified funds nila, ay dyan po napupunta sa mga NPA ito ng mga kaalyado nitong mga kongresistang mga NPA at mga bullshit na to. So, napakasarap sa hambalusin ang pagmumukha nitong Romualdis na ito, dahil ito na nga po yung sinasabi ko. At pasensya na po kayo, at hindi niyo po muna ako makikita, dahil naawa na po ako doon sa lababo na pinaghahampas ko, at pahihingahin ko lang muna. Pero makikita niyo po yan balang araw na babakat po dyan sa mukha ni Romualdis, at babakat po yung kung gaano kapit-pit itong lababong pinaghahampas ko rito. Ayan po ay magre-reflect po dyan sa mga mukha ng mga animal na nandyan sa gobyernong ito. Maniwala kayo sa akin, at makikita niyo po balang araw. Baka nga po hindi lamang po magbabakat sa pagmumukha nila yung paghahampas ko rito sa lababo na hinahampas ko, ay baka po, baka durog-durog na rin ang ulo nito. At yun po ang antay natin, na magkadurog-durog ang ulo nito, mga buisit nito. Yun po yung sinasabi ko, kumpirmado na po, at talagang napatunayan ko na po na wala na po talagang mapipili sa kahit na saan. Diyan man sa Kongreso at saka dyan sa Senado, wala na po kayong mapiling matino. At ito po lahat ang mga talaga namang tahas ang masasabi ko na ito yung mga pumapatay dito sa ating mga mahihirap na kababayan. Hindi man literal na nakikita ninyong pinuputulan nila ng liig itong ating mga mahihirap na kababayan, pero doon po sa way ng pagnanakaw nila ay mas masahol pa po yun, dahil unang-una trillion-trillion po pala talaga ang nakukulimbat itong mga animal ng mga legislator na ito, na kung saan ay tagagawa lang sana sila ng batas, pero yun pala ang ginagawa nila, taganakaw din ng pira ng bayan itong mga buisit ng mga politikong ito. At kaya nga po ang talagang pinagdadasal ko dito,
Siyempre, unang-una ang pinagdadasal ko rito yung aking mga subscriber na sana ay ibaba na sa kanila ang mga swerte, ibaba na ng ating Panginoon. Pero ang talagang tinututukan ko po rito, dinidiin ko po rito na ipinagdadasal sa ating Panginoon na magkandamatay na lang lahat itong mga politikong ito, tamaan na sana ng kidlat itong mga animal na ito, at lahat ng kapistihan sana ay tumama na sa mga buisit na ito. Kaya nga po, yan po talaga ang talagang marubdob ang aking pagdarasal sa ating Panginoon na mangyari po sa kanila. Pero yun pong sinasabi ko po ang dilubyo. Ngayon pong darating na po yan, ngayon 2024 na po, next year na po yan. At yan po yung tsunami na dadaan dito. Ay sana nga po ay tsunamihin na yung mga buisit ng mga politiko ngayon, maanod na ata para malakain na ng pating itong mga buisit na ito. Pero napakatagal pa po yung next year pa, so marami pa ang makukulimbat itong mga buisit na ito. Anyway, ay may rally na po, at magrarally na po yung mga tao na tungkol dyan sa Smartmatic na yan. Natututulan po nila, at sa 17 po yata mayroon pong pagtitipon diyan sa harap ng Comelec, at ipinoprotesta nila yung Smartmatic na yan. Kasi hanggang hindi po nawawala yung Smartmatic na yan, sisiguraduhin ko po sa inyo, mananalo po yung Romualdez na yan, dahil napakarami na pong pirang kinulimbat niya na pangbayad diyan sa Smartmatic na yan. So yan po ang kaya po magkakaroon ng rally diyan, at ipaglalaban na matanggal na yung Smartmatic na yan. Ngayon, kung hindi man po matanggal yung Smartmatic na yan, wala na po kapag-apag-asa kayong mga kababayan ko, dahil wala na po talaga, wala na po kayong maaasahan sa gobyernong ito kung hindi po matanggal yung Smartmatic na yan. Dahil nga, sabi ko nga, nasa kay Romualdez na lahat ang kayamanan, nasa kay Romualdez lahat ang pira. Katunayan na hindi nyo nakikita, yung pangangampanya na nila, at nakatisert na nga yung kanyang asawa ng Romualdez. Talagang form of campaigning na po yan. At yan pong ginagawa nila. At tingnan nyo ang kayabangan nitong buisit na animal na itong Romualdez na ito. Nagyayabang na hindi naman niya pira itong pinagyayabang ng buisit na ito. At mag-donate dyan daw sa Israel, dyan sa gira, dyan sa Israel. Mag-donate na naman daw. At yun nga, sabi ko nga, nag-donate na ngayon ng $2 million, equivalent to 110 million pesos, doon sa Harvard University itong buisit na ito. At ngayon ay nagbigay dito sa mga NPA dyan sa Kongreso ng 120 milyon na naman, at ngayon magbibigay na naman daw sa sa gira dyan sa Israel. Tingnan nyo kayabangan tong buisit. Talagang dapat ito, dinudurog na ang ulo nito eh. At talagang kitang-kita na yung pagiging buisit nito eh. Kadami-dami na naghihirap natin mga kababayan, pero yan pa ang inuunang buisit na ito. Anyway, ito pong mapapanood ninyong video na ito. Ito pong kasunod ng mapapanood ninyong video na ito ay itong sinaka Eric ay meron na palang itinayong grupo na tindig. At yan po ay sasali po tayo rito. Ako mismo, at kung kinakailangan punduhan ito, pupunduhan ko po itong tinayon lang grupong tindig nito para magmasid dito sa mga nangyayari dito sa ating Pilipinas. At kung sabi ko nga po, anong kailangan, magkano man yan, ay ipipinance ko na po yan, at para lang maging matino itong ating bansa na nabubulid na sa panggagahasan itong mga animal na mga politikong ito. So ito na po, sabay-sabay na po natin panoorin. Dahil ang nangyayari ay nakakalungkot at saka nakakagigil, nakakagalitan. We were not really protecting the BP here. Ang epekto nito sa laban natin sa terorismo. Sapagkat kitang-kita natin buhay na buhay, no? Nandun sa Kongreso at pinapayagan ng gobyerno, pinapayagan ng no less than the Speaker of the House of Representatives, pinoproteksyonan sila. Nakakahiya at nakakatakot. Yung tatlong terorista ay protektado ng Speaker of the House. Pero yung Vice Presidente
ay inaatake. Yes. Ah, at pinagtutulungan. Kahit yung mga kakampi sa gobyerno. Huwag ninyong kalilimutan, ha? Si President Marcos ay nahalal sa 31 million at itong vice presidente na inaatake ninyo, 32 million ang boto nito. No? Mas marami ang bumoto rito. Hmm. At hanggang ngayon ay mas mataas ang sa mga survey ay mas mataas ang paniniwala, ang pagtitiwala ng taong bayan dito. Election, lumaban ng President, Bibi Sara. Sigurado ikaw ang mananalo kung ganyan ang ginagawa nilang paninira sa'yo. Nagparomualdes, huwag ka nang umepal. Alam na namin ang plano mo. Wala kang kwenta. Kung may ambisyon kang tumakbong Presidente Tambaloslo sa Visayas at Mindanao, big zero ka sa lugar na ito. Kung may percent na matanggap mo, 0.2% ka lang, Tambaloslos. No Marcos or Romualdes anymore for 2028. Dahil ang nangyayari ay nakakalungkot at saka nakakagigil, nakakagalit, ano, ha? Habang bago ako umupo rito, nakikinig ako sa inyo at saka I've been following, ano, kung ano nangyayari dito sa Kongreso, no? Itong issue nitong confidential funds na ito, no? So after all, ngayon natin na-realize na kaya pala tumagal ng 54 years, mag-55 years na itong terorismo ng CPP-NPA. Dahil sa Kongreso natin, no? It is Congress that's been funding. Itong tatatlo na lang nga. Nakita naman ninyo kung paano nilapastangan ang Vice Presidente ng Pilipinas, ano? We were not really protecting the BP here. Ang epekto nito sa laban natin sa terorismo. Yun. Sapagkat ang nagmamaneobra nito, ginagamit nila dito, ang aso nila rito, gumagamit sila ng tatlong aso dito sa Kongreso. Mm. Pinapayagan nila, pinakawalan nila to. Na talagang, ano, talagang para manakmal, ano, ha? At para gibain, para siraan. Bakit hindi masabi na itong confidential funds na to, para sa inyo to, eh. Ha? Para matigil na kayo. Mm. Para mag-iba na kayo. Pero, ang nangyayari, hindi ganon usapan ang nagaganap, kundi na isasalang nila ang Vice Presidente. At in-respond din sa iyong katanungan mo kanina, ka Eric, tungkol dun sa bagong tayong tindig, no? Tindig para sa bayan, tindig para sa bayan, no? Ito po ay magdaraos ito ng nag-form kayo ng isang grupo. Opo, nagdaos kami ng isang grupo, no? Yung tindig na itinayo namin ito, formally inilunsad namin ito nung nakaraang September 21, ano, ha? Para tumulong na iharap sa bayan kung ano talaga itong mga nangyayari. Hmm. At bagamat sinasabi ng AFP, no, ng NTF-LCAP na nagagapi na, no, at naghihingalo na itong CPP-NPA, well, with due respect dun sa kanilang mga claim, ano, pero kung manonood lang po kami at ihintayin lang natin na totoong bumagsak ito, hindi ho mangyayari yan. Mm. Sapagkat kitang-kita natin buhay na buhay. Mm. No? Nandun sa Kongreso at pinapayagan ng gobyerno, pinapayagan ng no less than the Speaker of the House of Representatives, pinoproteksyonan sila. Nakakahiya at nakakatakot. Yung tatlong terorista ay protektado ng Speaker of the House. Mm. Pero yung Vice Presidente ay inaatake. Yes. Ah, at pinagtutulungan. Kahit yung mga kakampi sa gobyerno, yung mga nag-iingay na magkakasama sila nung kampanya. Wala kaya na ila. Huwag ninyong kalilimutan, ha. Si President Marcos ay nahalal sa 31 million at itong Vice Presidente na inaatake ninyo, 32 million ang boto nito. No? Mas marami ang bumoto rito. Hmm. At hanggang ngayon ay mas mataas ang sa mga survey ay mas mataas ang paniniwala, ang pagtitiwala ng taong bayan dito. Pero wag po tayong pakampante rito. Kung kaya kami ay naglunsad nitong samahan na to, no, itong movement ito, tindig para sa bayan. I have a question. Yes, is tindig against BBM? Hindi naman po. Okay. Hindi po. Please clarify that. Hindi, unang-una, itong tindig ay hindi po kami anti-government. Yes. No? Is it anti the speaker? Hindi naman po. Okay. Pero kami ay nagkaisa kaming itayo ito upang... kasi kami, ano, kami pinagbibintangan. Kahit nga ako, minsan nakakatanggap ako ng text na, mayaman ka na ba? Ha? Na akala nila ako'y pinopo. Wala po. Ha? Wala po. At kahit si Senator Aimee, hello,
Hello, Madam Senator. Malaki na raw ang kinokolekta ko sa inyong pera. Excuse me. Hindi po kami, hindi po namin itinayo itong tindig para suportahan ang mga Marcos. O, suportahan si President Marcos. At lalong-lalong, hindi rin naman para labanan. Pero kami po ay tatayong muli upang ilantad yun ang mga kabulukang nangyayari. Ating ipapakita ang mga komento mula sa mga hindi bulag at ismayadong netizen. BBM, gumising ka na, tumahimik ang asawa mong ahas. Yang pinsan mo namang Sir Moldes ang bumabanat ngayon sa paninira kay BP Sara. Akala namin yun team kayo, alisin mo na yan sa pagiging speaker. Wala naman siyang kwenta. Kasi kailang mo tambaluslos, gising na kami. Noong panahon ng halalan, kasama niyo si Inday Sara sa unit team. Ngayon, kinalaban na ng ibang unit team ang aga pa magpalit ng kulay. Pati yung ibang senador sa Unity. Kahit anong paninira nila kay Sara, walang epic yun. Malakas si Sara sa Visayas at Mindanao. Solid yun. Ang nangyari kay Trillanes, yan din mangyari kay Hontiveros. Si Tambaluslos, diyan mananalo kay Inara. Doon ba sa talaga ang kulay? Nilaglag na yung tumulong kahit sa kanila. Kahit anong gawin yung paninira kay BP Sara, pagdating ng eleksyon, kay BP Sara pa rin kami. Dapat ang buong Pilipino magpasalamat sa Duterte. Sinalaan na yung president, handang ibuis buhay para sa kapayapaan, para sa bayan. Parap muna sa salamin kung bagay ba siya maging presidente sa Pilipinas, si Tambaluslos. Maagang-maaga ang paninira nila kay Inday Sara. Bistado, lalo na takot na takot. Ang layo pa ng eleksyon. Kahit anong paninira kay Tatay Digong para bumagsak. Pero nanalo sa pagka-presidente at naging vice president si Sara by more than 32 million votes. Alam nyo ba, if bakit hindi na kayo pinaniniwalaan sa karamihan ng mga Pilipino? Surely sa 2028 election, walang makakatalo kay BP Sara sa pagka-presidente. Radyo sa bayan si Tambaluslos, sobrang ambisyon. Pati mga kakaliwa, nakipagsabuatan, masiraan lang si Bay Sara. Pero si President Marcos, walang imik. Grabe na talaga politika dito sa Pinas. Napakadumi. Visayas and Mindanao. Unity against Makabayan Black, Speaker Moldes and Hontiveros. Sa DDS, parang isa laban sa lahat. Wala kasi akong nararamdaman na nakikita ang aksyon ng kasama niya na iniangat niya kung bakit naging na ngayon. Kaya nga mga ka-DDS, kailangan na natin kumilos at nagwaramdam sa social media. Isa laban sa lahat. Ipakita natin kung gaano tayo katatag. We support BP Sara Duterte 101%. May God bless you, mahal naming BP Sara. Ang mga tambaluso sa Kongreso at Senado gumagawa ng ingay para harangan si BP Sara sa 2028 presidential election. Alam na sa mga taong bayan kung sino kayo at ano ang mga ugali nyo, mga tambaluso. Ang Duterte ay malaki ang nagawang pagbabago sa bansa. Kaya ano man ang gawin ninyo, hindi nyo matutumba si Sara Duterte. Ang susunod na pangulo. Pinabago sa amin yung taktika ninyo, mga dilaw. Ganyan din ang ginawa ninyo kay former PRID nung umpo na siya sa Malacanang. Pilit pinabagsak. Kala nyo, nakalimutan namin yung estilo ninyo. Sa marami ninyong hangarin. 32 million ang makakalaban ninyo kung ipilit ninyo. Ang baluslos, huwag ka nang mangarap. Hindi magbabago ang pananaw namin. Sara also, mahirapan kayo pabagsakin si Inday Sara. Huwag na kayong mangarap pa. Sige, siraan nyo ng siraan. Lalo nyo lang pinasikat yung BP namin. And to be next president, tanga lang ang mga maniniwala sa inyo. Marami kaming soldo, Terti, uy. Anong masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.